So yun guys, magpapalit tayo ng blower motor kasi hindi na gana. So tatanggalin natin itong evaporator housing nya. Mas player. Kata. So ito nga pala yung dalawang wire ng thermostat. So yun guys, hindi na natin tatanggalin yung rayon nya. Ito nga pala guys na evaporator na ito ay hindi original ng Isuzu. Bali sa labas lang to kinabit. Ito guys yung evaporator na hangin type. So yun guys, yan yung evaporator na hanging type. Ang problema nito guys ay blower. So papalitan natin ng bago na blower. Tapos lilinisin na natin tong evaporator. Pero hindi natin tatanggalin yung freon nya. Hindi na natin tatanggalin dito sa fittings. Ito na natin na huhugasan. Yan guys, ito yung speed resistor nya. Yan. Ito yung 1, 2, 3. Ito yung blower nya, blower motor nya ito. Yan. Ito lang yung tatanggal nyo guys, yung mga tornilyo na yun dito tapos dito. So tanggalin natin guys.
So yun guys, ito yung evaporator niya, madumi na rin. Barado na lang dumi. May plastic pa ako guys. Hindi na talaga makakalabas yung hangin nito dahil barado na itong pins ng cooling coil. So ito lilinisin natin guys. Tapos itong blower motor niya, papalitan na natin ng bago. Kasi sira na to guys. So guys, hugasan muna natin to. Ayun guys, dito na natin siya i-sprayhan. So yun guys, ito na yung evaporator nya. Nalinis na natin. Ayan. Tapos ito mga pins na tuwid na rin. Kasi ano siya, nung nalinis natin, nakakupi. So tinuwid na natin yan para yung flow ng hangin ay dire-diretso. So ito nga pala guys yung ating bago na blower na pamalit dito. Ito yung luma. Yan guys. Ito yung mga housing nya na linis na rin. So iakabit na lang natin guys. So yun guys, kung ikakabit nyo to guys, kailangan hindi tumatama dito sa gilid. Kailangan walang sabit siya. Pwede nyo naman siyang i-adjust. Tulak nyo lang. Kung kailangan ilabas, pwede nyo siyang itulak pamunta dun. Bago nyo ikabit yung cover, check nyo muna kung may sumasabit.
i-check muna natin bago i-fix yung lahat ng screw ng box ng evaporator. So ito yung linya ng blower motor. Yan. Kakabit muna natin dito temporary para ma-check natin kung ang buga ng hangin ay pahigop o pabuga. So ito yung positive. Ito naman yung negative. Ito, itong wire na to guys, ikakabit natin sa ground. Temporary lang guys para ma-check natin. Tapos itong wire, kabit nyo muna sa body ground. So i-switch natin yung tapos on natin ang blower. Malakas yung hangin mga dito. Lagay natin si number 2. Let's do number 3. Ngayon guys, okay na. I-pipiksan natin lahat to. Ayan guys, okay na. Naikabit na natin lahat ng tornilyo niya. Ito nga palang wire ng thermostat. Sa sunod na video ko guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag check kung di na gumagana ang thermostat at kung paano mag wiring ng linya ng thermostat. Guys, so yun guys, i-check natin. Switch on natin yung gusto yan. Then start. Ilagay natin sa number 1. Notification bell para lagi kayong update sa mga bago ng video. So thank you guys, God bless.